Magandang buhay po sa lahat ng mga OFW dito sa Middle East. Kumusta po tayong lahat? Lalong-lalo na po yung mga katulad kong OFW at yung mga mahal kong household worker. Today po, meron po akong important update sa lahat po ng mga travelers entering to the Philippines po. Sa lahat po ng mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga po si Juency Fernandez po, isang OFW po dito sa Riyadh. Sa mga hindi pa po nag-follow sa aking YouTube channel, paki-search lamang po ang Juency Fernandez or OFWheart.asia. Sa lahat pa po ng mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe po and hit the notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ko po. Sa lahat naman po ng mga hindi pa po nakafollow sa akin page, ganun pa rin po yung pangalan, OFWheart.asia, RGBWI Advocate PH po. So maraming maraming salamat po. Hindi talaga natin mapigilan ng mag-react, tumawa, or hindi natin alam kung nakakatawa talaga yung ginagawa nila sa atin. So, last September 2021, naglabas sila ng mga declaration form. Ito yung tinatawag na One Health Pass. So, after one year, naglabas ulit sila. Pero pilitan lang. Pero ganun pa yung process. Ito yung tinatawag na e-arrival card. So, heto na naman tayo ngayon. Pinalitan na naman nila. Pero parang tingin ko, kasi nagtry ako mag-register kahapon, tinulungan ko yung isang distress. Parang mas mahirap ngayon yung e-travel registration. Kasi nakalagay dun yung country, origin. Diyan madalas nalilito yung mga mahal nating mga household worker. Ang daming question doon. So, sa lahat po ng mga naguguluhan at hindi po naiintindihan, nandito lang po ako para i-guide po kayo. So, ito po, gumawa po ako ng tutorial para po sa inyo, para hindi pa po kayo mahirapan. Para mayroon po kayong guide kung paano po gagawin. Let's proceed po mga mahal kong household worker. Sa lahat po ng mga gumagamit na cellphone, okay lang po yan, laptop, kahit anong gamit niyo po, pwede po. So pumunta lamang po sa Google, just type etravel.gov.ph po. So nandito na po tayo sa step 1, personal profile po. So unang tanong, first name. So ilalagay niyo lamang po ang inyong pangalan. Sunod po is a middle name, yung nasa gitna po ng inyong pangalan. Next po, last name, yung apelido po. Then sunod, yung passport number. So alam po naman natin lahat siguro ang ating mga passport number. Hindi po pwedeng ilagay yung old passport po ha, dapat yung bago. Next po, sex. Hindi po to yung sex kung kailan ka po nakipag-sex na yung partner ha, ito po yung kasarian. Next po, citizenship. Tayo po ay mga Pilipino. Country of birth, kung saan ka po pinanganak. So Philippines po, mobile number. Pilipinas number po yan ha. So, after po natin mailagay ang ating number, next po. So, wag po natin kalilimutan yung occupation. Marami pong option dyan. Kung wala naman yung trabaho mo dyan, ilagay lang po ang others. Pero karamihan po sa mga na-encounter ko at napapagawa sa akin is mga domestic helper. So, yan po. Kinlik ko po yung domestic helper. After po natin masagutan, click lamang po ang next. Nakalimutan pala nating sagutan ang birth date. So, wag po nating kalilimutan sagutan ang ating birth date. Ibig sabihin po niyan yung kailan po kayo pinanganak. So, next po. Proceed po tayo sa step 2. Sa step 2 po, ito po yung mga addresses or information po kung saan po kayo nakatira. So, next po, country. Philippines, region, kung anong region po kayo, sa bandang north, region 3 po yan eh. So, marami pong option dyan. Then, province, kung ano po yung province nyo. Next po, municipality or city. Yung municipality po, ito yung bayan ng inyong probinsya. Tapos, barangay, ano po yung barangay ng inyong bayan, kung saan po kayo nakatira. Next po, yung house number. Kung wala naman pong house number, kahit ilagay nyo lang po is 01 or 0000, basta meron po siyang number. Next po is travel details. Dito na po kukunin ang inyong mga travel details po na nakalagay sa inyong plane ticket. First po is date of arrival, kung anong araw po kayo darating. Next is country of origin. Yung country of origin po, kung saan po kayo manggagaling na bansa, Saudi Arabia. Tapos meron dyang question, are you overseas Filipino workers? Yes. Tapos next po, OFW
classification, meron dyan land-based or sea-based ka. Purpose of travel, siyempre mga OFW tayo, ilagay lang po natin yung others. Next po, flight number or yung flight number ng airlines po na sasakyan nyo. Pag nilagay nyo po yung flight number, automatic po, nilalagay niya na yung airlines po at saka yung terminal kung saan po kayo bababa. Next po, transfer type, aircraft passengers po tayo. Then next po, step, health declaration po. Dito na po kukunin ang inyong information sa vaccine. Yung mga vaccine certificate nyo po ha, kailangan po natin mga printout yan. Tignan nyo po yung mga date, kung anong year. Ilalagay nyo po dyan sa COVID-19 vaccine information. Kung anong pangalan yung vaccine nyo, Pfizer ba, Moderna, AstraZeneca, or Sinovac. Meron po dyan, kahit anong vaccine, pwede naman po. Na sinasabi nila yung ibang vaccine, hindi pwede. Pwede yan. As long as COVID-19 na vaccine, pwede po. Yun nga lang, pag magagaling ka ng Pilipinas at Sinovac ang vaccine mo, pagdating dito sa Saudi, binabaksinan po ulit. Sa lahat naman po ng iisa lang ang vaccine, kailangan nyo po ng PCR test 48 hours result. So pag dalawa lang naman po ang vaccine mo, hindi mo na po kailangan ng PCR test po. Wala pong quarantine sa Pilipinas yon. So next po, yung country visited po. So optional lamang po yon, kahit hindi mo na po sasagutan yon. So for the next question po, dapat no lahat yon, then click next. So paki-review lamang po at paki-double check po ang ating mga information. So ayan, tapos na po ang ating e-travel registration po. Bago po i-submit or next to proceed to another step po, paki-double check po ang ating mga sinagutan kung tama or mali. Then submit po. And the last step po is ito na po, makukuha na po na tayo ng QR code para sa ating pag-uwi. So maraming salamat po. Sana po ay naintindihan niyo po ang aking tutorial today. Sa lahat po ng mga mahal kong household worker, pag hindi niyo po naintindihan ang aking tutorial, pwede niyo po ako i-message sa aking messenger. Mga mahal kong household worker, pag nakita niyo po yung QR code, meron po nakalagay dun sa baba, download QR code as image po. Yun po ang totoong QR code po.